What's up guys? It's your boy, Pops Nix. So today is a special day dahil si Bella ay nag-hit na. So tara, pakita ko sa inyo guys. Down, down. Pakita ko sa inyo guys yung ano niya. Namamagaw. Ayan, may dugo na. Kita nyo guys. Diba? Yan. Magalaw na pa pag... Ayan o. One hit na siya. I mean, ano, nag-mens na siya ngayon, guys. So, ayan yung pinakahihintay ko talaga. Pinakahihintay natin na mag-hit na yung aso. Nung pinapaliguan ko siya, nag-hit siya. Nakita ko sa may dugo na dun sa may bandang coat niya. Talaga yung pinakahihintay ko. Kaya nga, binili ko tong asong to para talaga ma-breed. Yun talaga yung, I mean, yun talaga yung advance ako mag-isip eh. Yun talaga yung gusto kong gawin. Ma-breed siya. Tsaka, syempre, gusto ko talaga na magkaroon ng alaga na Belgian Malinois. Second day ngayon ng kanyang pag-hit, 9th day niya. Kahapon kasi yung first day eh. Pang 9th day, ipapastad ko na siya. So, December 27 ko siya first session sa stud. So, ang likot nito, total, usapang hit na rin naman tayo. Para po sa mga newbie, may pag-uusapan tayo. Lipat na lang ako dun sa may kubo para mas ma-explain ko sa inyo kung ano yung alam ko tungkol sa mga men's cycle ng aso at preparation bago magpa-stud. Let's go! Hi guys! So I'm here with my dog Bella. At ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa pag-hit ng aso. Yung tinatawag na preparation bago natin mapa-stud ang ating mga alaga. Usually sa small breeds, nag-hit sila ng mas maaga. O nga pala guys, itong mga information na to is sarili ko lang. I mean, nag-research ako ng konti. Pero usually yung mga information na alam ko, dahil na rin sa mga naging kaibigan kong breeder, sa mga naging kaibigan kong shooter, at yung tito ko, si Tito Arman, shout out. Yung tito ko dati sa Baguio, siya yung nagbi-breed ng aso na nakakasama ko. Shout out kay Clem Kamura, kay Clifford Chukuen, mga breeders from Baguio yan. Mga kaibigan ko yan, shout out sa inyo. So simulan natin guys. Ang pag-hit mo ng aso, ayun yung tinatawag na pag nag-hit ang aso, is nagregla na siya. Pag nagregla, ibig sabihin, unti-unting namaga yung kanyang vulva at nagkaroon na to ng dugo. Ito si Bella, ngayon siya nag-hit. First hit niya pa lang, 1 year na siya. 1 year and 1 month na siya sa akin bago siya nag-first hit. Yung kadalasan po ng ibang Belgians or ng ibang mga aso. Teka lang, di ko muna. Baba. Diyan ka lang. Stay, sit. Yung iba nag-hit ng mga 6 months, 7 months. Bella, teka lang. Baba. Sit. Stay. Kadalasan po ng ibang mga aso, nag-first hit sila ng mga 6 months or 7 months, pero si Bella hindi. Nung nag-7 months siya, nag-shed siya, pero hindi nag-hit. Ngayon lang siya nag-first hit ngayong 1 year and 1 month na siya sa akin. First hit niya pa lang yun. Kaya ako po ba talagang binili itong aso, hindi lang dahil para i-breed. Talagang gusto kong mag-alaga ng Belgian or either German Shepherd po talaga yung gusto kong aso. Siyempre, gusto kong alagaan to at pag napaan ako, magkakaroon din siyempre ako ng pera. Diba? Doon lang tayo sa totoo. Diba? Para po sa may mga hindi pa alam tungkol sa mga cycle po ng hit ng aso. Tuwing kailan nga ba nag-hit ang ating mga females or mga dam? Nag-hit po ang mga aso usually simula pagkapanganak 6 to 8 months, dyan nag-first hit yan. Yung mga small breed naman po, mas mabilis mag-hit kaysa sa mga large breed. Ang mga large breed po is every 6 months usually. Twice a year. Yung mga small breed, yung iba, thrice a year pa mag-hit yung mga yan. Usually po, pag nag-hit ang aso ng first hit ng 6 months or 7 months, karamihan po ng breeder, hindi pa nila pinapa-stud ng mga aso nila. Kasi, bakit daw? Dahil, yung iba sinasabi, hindi pa raw ganun ka-mature yung katawan ng aso. Pwede raw mapigil yung pagbulas. Yun ang sabi ng ibang nakausap kong breeder. Pero ako po, disclaimer po, first time ko pala ngayon, if ever na mag-breed ng aso, so, ito, isi-share ko yung experience ko tsaka yung mga experience lang na nalaman ko sa ibang tao. Dahil gusto ko lang po na makatulong or mabigyan kayo ng kaalaman, lalo na po sa mga newbie pa lamang, kagaya ko. Kaya, sinishare ko po sa vlog ko kung ano yung mga alam ko lang. Yun nga, hindi nila agad pinapa-stud yung aso nila sa first hit. Dahil, kumbaga sa tao eh, ito eh, dalagita pa lang daw. At hindi niya masyadong naalagaan yung mga anak niya. Usually daw, namamatay lang rin yung mga tuta. Usually ah, hindi ko nila lahat. Ang kadalasan doon nangyayari, kinakagat niya yung mga anak niya, hindi niya pinapadede, hindi inaalagaan, natatapakan. So yun, hindi pa rin mag-alaga ng puppy yung mga dam natin pag pina-stud sila ng bata pa sila. Kaya ang usually daw, at least ako po at least 1 year up, pag nag-hit yung aso ko, sabi ko ipapa-stud ko na talaga. So ito nga, 1 year and 1 month na si Bella, 1 year and 2 months, parang ganun.
pwede ko na siyang ipa-stud. Abangan nyo yung next vlog ko para dyan. Isang info pa, nag-hit po ang aso after shedding usually. Yung aso ko po, nag-shed siya 1 or 1.5 months before. So ngayon lang siya nag-hit. Basta nag-shed na po yung aso nyo, abangan nyo na. 1 month to 2 months, abang-abangan nyo na. Hintayin nyo yung vulva niya or yung vagina, yung ari ng aso nyo. Pag medyo lumalaki na yan, namamaga na, abang-abangan nyo malapit na yan. Kailangan maabangan nyo yung unang dugo. Pag napansin nyo may konting dugo na, yun na yung first day ng pagbibilang. Magbibilang po tayo ng 9 days. Ang first day ng patak ng dugo kay Bella ay kahapon, December 19. Ngayon po ay December 20. So, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. December 27 po dapat yung magiging first stud niya. Pero depende pa yan. Kadalasan daw po ng small breed, mas maagang na nahihinog yung mga eggs niya. Parang ganito yan eh. Nagsimula yung first day ng blood, pataas ng pataas dyan yung pagkahinog nung, yung pagka-fertile nung aso. Pag nandun ka na sa peak, kadalasan dyan sinasabi nila ang peak ng aso ay 9 days, 9, 10, 11, 12, 13, hanggang 14th day from the first blood, dyan daw yung pinaka-peak. Dyan yung pinaka-best way para ipamate yung aso natin or ipa-stud. Yun naman pong smear test, pwede natin gawin sa mga vet. Isuswab lang naman yung sa may vagina nung aso. Titignan kung ano, pwede na ba talaga itong i-hit or talagang hinugnan. Then sinabi sa akin nung vet na ito na, pwede na itong ipa-stud sa ganitong, sa ngayon mismo pwede na ito. Ganun po yung tinatawag na smear test. Pwede kayo magpa-smear test kung hindi kayo sigurado sa first day or sa first blood ng menstruation ng aso nyo. Then yun lang, importante nga po talaga na malaman natin kung kailan yung first day ng dumugo or mag-mens yung ating aso. Ngayon, depende po. Iba-iba rin yan. Napakalawak na usapin to. Depende sa mga breeder. Yung iba, sinasabi, mas maganda 11th day yung unang stud. Yung iba, 10th day. So, ako siguro 9th day, then 10th day, then 11th day. Basta, tingnan natin kailangan maging condition si Bella. So, ano nga po ba yung mga pwede natin gawin para mag-hit yung aso natin? Ako kasi, usually ako naman active po talaga si Bella. Basta mahalin nyo lang yung mga aso nyo. Gawin nyo silang active sa exercise. Pakainin nyo sila ng tama. Huwag nyo silang saktan or stressin. Diba ganun? Or ma-stress sa environment. Huwag nyo paulanan, huwag nyo paarawan. Basta mahalin nyo lang yung aso nyo. Kusa naman mag-hit yan eh. Ako nga nung una, medyo nainip-inip na rin ako eh. Pero awa ng Diyos, ito, nag-hit na rin yung aso ko. So sa mga subscriber po natin na mga nag-aabang, ito na yung pinakihintay natin. Update ko kayo pag napa-stud na yung aso ko. So siguro po, short vlog na lang. Hanggang dito na lang. Nag-share lang ako ng konting kaalaman tungkol sa mga studs or sa pag-hit ng aso or sa mga preparation. So hanggang dito na lang. Ay teka, yung shout out pala, next vlog ko na lang po ha, kasi short vlog lang talaga to. Pop Sneaks out.